Good evening! Hello, hello! Good evening, everyone! At happy Sunday sa inyong lahat! Kamusta, kamusta? Okay, sino-sino ba mga nandito ngayon? Di tayo nauubusan ng pag-uusapan sa pageantry. Ano ba nangyayari? Hi, Ben Gray! Happy Sunday! Hello, Mega Firefly! Nako, agad-agad, andito na tayo kay Miss Espina. Ano pag-uusapan natin yan? Of course, si Miss Espin ang aking thumbnail ngayon, kaya napaka-imposibleng hindi natin siya mapag-usapan ngayon. Hi! Hello! You've been my podcast with your replays and live since na-isolate ako last 14th. Bakit ano nangyari sa'yo? Nakakawala talaga ng stress ang mga chika mo. Naku, sana hindi ka ma-stress lalo ngayon. Ayan. Chismosa lang. Bakit ka naka-isolate? Sana okay ka na. Sana hindi ka na-isolated ngayon. Sa akin paboriya. Sa ibang tao, hindi. Hi, Clark. Magandang gabi. Hi, Binley. Naku-watching from Iloilo naman. JM is also here. Jeremiah, RGRA. Si Lester ay nandito rin. Si Bint din daw ng Thailand. Miss International 2019. Sasali sa MUT. Kay Kuragan ko lang narinig. Parang wala pa naman akong nahahagip na ganyan. Parang kung totoo yan, Bint naman, ilang taon kang Miss International, pahinga ka muna. Hello, Miss Saigon, kamusta ka dyan? Uy, si Elvis, katukayan ng Elvis ko. Hi, Robert, na nasa Tagbilaran, kamusta, kamusta? Engineering, oh my God, ang harot. Hi, Jess, sir, kamusta? Okay. Hi Fernie, ayan, good evening sa inyong lahat. First of all, maraming salamat at Sunday ngayon. Viva Pit Senor! Ngayon po ay piyesta. Ngayon ay napakaraming nangyayari sa Cebu. Ayan, nandyan si Angel. Kahit naman kagulo ngayon sa Cebu, meron tayong Angel na nanonood ngayon dito. Kamusta, kamusta? Ah, okay, sabi ni Cheska na nagpapag-greet sa mga cats. Si Miho and Mori, kamusta kayo dyan? Ayan. Okay, so, ano pa mga nangyayari? Medyo marami nangyayari sa pageantry ngayon na. Saglit lang naman tong recap ko, pero bago ko mag-continue, I just wanna say a few thank yous. Magda-thank you rin ako kay Kale. Na-mention ko na ata si Kale before, pero kinakain ko pa rin kasi ang cheese na binigay ni Kale. Ayan. So maraming salamat, Kale. And isa sa mga classmate nyo dito na palaging very visible, nakikita natin dito every week. So, nag-meet din kami ni Ron Sant. Ayan. So, nag-meet kami last week. We had dinner. And nakakaaliwa, marami siyang mga pinigay sa akin, nakakatawa. Thank you, thank you. In fact, panghimagas ko kada matatapos kumain yung violet crumble. Ayan. Okay, ano mga iniinom niya? Ako, nag-quickly ako ngayon. Kanina kasi naglilihi si Ron ng quickly. Dapat sana maghalo-halo kami. Sabi ko, parang naghahanap ako na medyo maasim. Ayoko naman ng sobrang matamis. Ewan ko, paano rin kami nauwi sa quickly? So, gusto daw niya ng quickly. Sabi ko, di sige, fine. Nag-order na ako kasi alam ko na mapapasabak na naman ako. Yung chismisan ngayon. So, inis ako na lang. Kaya, I wanna thank myself. Okay. So, yes. Yorn! Uy, kamusta Yorn? Ayan, yung mga friends ko na mayroong connection sa Cebu. Pit Senor Tita Love from Boston, Massachusetts. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Okay, so medyo marami nangyayari sa pageantry. Hindi pa tayo natapos-tapos dun. So, of course, hindi ko muna mababasa yung mga messages ninyo, but I'll try to go over them later on. But yes, in pageantry, we have been talking about the senior citizens who have boldly stepped in. So, of course, napag-usapan sa buong mundo yung pagsali ni Miss Joyce Cubales. And then, nasundan po to ng someone from Argentina. Her name is Iris Amila Aliato. She is actually older than Miss Cubales. She's 72. And I checked on like what's happening in Argentina. Apparently, she's a former dancer. And I've been seeing like some photos of her na nakikipagsabayan sa ibang contestants ng Miss Universe Argentina. So may isang hilera sila kanina. Nakita ko yung photo, naka-swimsuit yung iba. Siya rin naka-swimsuit. But she had like a net like over, like a cover or something. But anyway, ganda ng legs. Very competitive din naman si Madam. So,
I posted something on the Titas of Pageantry page. Sabi ko, hahanash na ako kasi wala na guys, ang dami na nila. Ang hirap na mag-keep up. Kasi siguro kung naglalaro kung sa games pa, paakit na ng paakit yung level of difficulty. So, wala na tayong magawa. Nandun yung mga senior citizens. In the Philippines naman, at least very promising yung mga nangyayari dito sa atin. Kaliwat kanan, nagko-corona na sila. Alam ko sa Miss Universe Philippines ngayon, ang focus nila yung finals naman sa NAIC. So, not na nag-aantay ako doon, pero syempre titingnan ko kung sinong ilalaban nila. But in the Philippines, medyo promising ang mga nangyayari sa atin. Na buena manuhan tayo ng Iloilo, na koronahan na nila si Alexi Brooks, and I think a lot of people have been buzzing about her. A lot of people have so many opinions on how she could go about this. A lot of people have also jumped ship. Na-feel ng mga tao yung lakas ni Alexi. Unang-una, makuda rin si Alexi. Polishing lang talaga. Tapos, konting restraint. And then, konting, you know, liad-liad pa dyan. But I think that she will be a really good contestant if we send her to Mexico. And then, the other night, meron pa tayong isang malakas na pwedeng ibangga naman kay Alexi. Kung talagang, you know, physicalan din naman ng ilalaban natin. And of course, that is Cyril Payumo, who recently got crowned as Miss Universe Pampanga. So, inaantay natin kasi nakakakita tayo ng mga tipong physical na pwede nating ipangtapat sa mga Latina doon. So, very promising. And of course, I think there was a comment kanina doon sa pinost ko, like if I could confirm it. I can't. It's just that I'm going to an event on the 27th, but there are strong talks leading to confirmation that Atisa Manalo will finally give it a try this year. So yeah, kahit na sabihin mong medyo ang dami nating candidates that we're dealing with, it seems na medyo may patutunguhan naman tayo sa local pageantry this year. And nako, sana ipagdasal niyo na matuloy-tuloy itong aking mga racket-racket. Meron akong racket na binabantayan. Nakita ko na si girl. Very promising siya. She is 5'9". I don't know, because a lot of us are really into the recycled beauties, yung mga may unfinished business, but I'm really looking into fresh young girls na competitive. So, tingnan natin. So, yan. Okay. Sige, babasahin ko na ngayon anong mga chika-chika. Okay. Maria, hello. Tita, mukhang hindi si Atisa ang MUTH Quezon Province. Si Jessa Avila at yung sumali sa Miss Cosmo PH. Posible. Pero sa Quezon Province kasi hindi lang Quezon Province. Eh. Meron pang iba. So, tingnan natin yan. Hello, the pageant lover. Kamusta? Nako, huwag kang magandahan sa highlights ko dahil konting-konti na lang. Papatayin na natin ng sumpa. So, hindi mo na ako, guys, nagpakulay talaga ng buhok kasi parang feeling ko sobrang fried na ng buhok ko from last year. So, nagpahinga ako ng mga 2 months, hindi mo na ako nagpakulay kaya sobrang medyo ang lala. Pero on the 25th, I'm going to finally have my salon day. So, ayan, ramdamin nyo na muna tong patchwork na to, pero magchichika-chika tayo ulit pagdating ng 26. 26 kasi ay finals ng Miss International Queen Manila. No, NCR. Gaganapin to sa Sky Dome sa SM North. I will be one of the judges. Isa sa mga magiging judge, of course, si Michelle D. at saka si Yana Aduana. So, if you wanna check out tickets, please go ahead and check out their social media platform. So, magkita-kita naman tayo dun. Si Mega Firefly ay kumakain ng Cheetos drinking Wendy's iced tea. Parang ang sarap ng Wendy's iced tea ngayon na. Hi, Mang Babalot. Kamusta ka dyan? Okay. Sabi ni Berting, Tita, ba't si Atisa ayaw i-confirm yung pagsali niya? Nakaka-irita na sa tola. Kasi ang alam ko, nagpa-plano sila ng press con, kaya siguro inaantay na nila. Eh, kaso lang, pag nagpa-plano ko ng ganyan, kahit na anong tago mo, meron at merong kaibigan na may alam, na may alam, na alam ni ganito. Hanggat sa sumisiret, hanggat sa nakikita mo na sa mga Facebook groups, di ba? So, wala.
Yun yung way nila eh. Gusto daw nila ng grand announcement. Okay. Life Simple Choices, kamusta? Hi, Tita. Enlighten us. Bakit nga ba na-criticize si Harleen Dudol doing the Afro look pictorial? Now, if Alexi would do the same photo shoot, would she be criticized din ba considering she has black roots? Feeling ko si Alexi naman kasi out naman siya that she's half African-American. Si Dudol kasi it was done sa guise ng like artistic license. Wala naman dugong Black Sea Harleen. And then, of course, nung time na yun, sobrang heightened pa yung ganung klase ng photoshoot. So, yun. Simple lang. Okay. Hi, Filipino. Kamusta ka dyan? Hello! Hello, universe! Okay, loving your natural gray hair. Please do not love it. Naiinis na ako. Sobrang nakakatanda siya, nakakadry. At, hey, naka! Hindi ko makuha yung full effect ng mga makeup na gusto ko. Sabi ni Will Garcia, puro mga crossovers mga sumasali ngayon sa MUPH this year. Sana mag-stand out naman mga newbies. Pero I am rooting for Alexi Brooks and Cyril Payumo. I agree with you. Kaya nga nung nakita ko yung aking potential na aalagaan, natuwa ako dahil wow, potential! Ayan, may mararating pa pala tayo. So, eto na nga, isa sa mga napag-uusapan ngayon, mainit-init pa, ay ang pagsali ni Miss Earth 2016, Catherine Espin of Ecuador, sa Miss Universe Ecuador. So, nakita natin, it's confirmed, nakita naman natin, nag-submit siya ng parang virtual application niya na post na nila sa Miss Universe Ecuador. E di, syempre, kagulo lahat. May mga makakalaban siya na malalakas din naman talaga doon. Nandun pa rin si Nadia Mejia, nag-Miss USA si Nadia. I think she finished top 5. And then, merong runner-up from Miss Grand International, and then merong naka-place from Miss World. So, feeling ko tight competition sa Ecuador, but eto na tayo, may question ngayon on Catherine Espin. Ang nakikita ko na parang backlash sa kanya, hindi naman naiiba sa nangyari kay Miss International 2014, Valerie Hernandez, when she gave it a try for Miss Universe Puerto Rico. So, pag ganito kasi, nag-uusap-usap tayo, nakakabasa ako ng maraming comments kanina, and then they were also saying, you know, if it's her dream, then she should go for it. Na naintindihan ko naman yun, because the rule is open. I mean, there are no restrictions. It will be a matter of time up until may kumagat dyan. At eto na, nakikita na natin may kumakagat na. Palatable ba sa atin to? A lot of us aren't very happy about this because Alpha pageant na kasi ang Miss Earth. With Antonia at Supranational, hanggang dun pa yung limit natin eh. Pwede pang umulit yung mga yan. Second tier pageant, some would say minor pageant. Pero Miss Earth kasi pataas. Miss Earth, Miss International, Miss World. Eto kasi yung parang unspoken na rule eh. Huwag mo nang kantiin yung isa't isa kasi kapag nakakuha ka ng titulo dun sa apat na yan, Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, sana manahimik ka na lang dun. So, ang hirap din naman sabihin kay Kate na, Kate, manahimik ka na, pero I find that she is accomplished in a lot of field. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling tong hugot na to, nasasali siya ulit. Hindi ko alam kung may pinaglalaban ba siya, may pinuproof ba siya, but of course, she is in fighting form. Yun lang, ang hindi na di-discuss is yung question ng delikadesa at yung paghatak mo ngayon pababa sa Miss Earth. Kasi kung ang mga former winners pala ng Miss Earth, pwede palang mag-jump ship para sa Miss Universe, di lalo mong binaba ngayon yung status ng Miss Earth. So, yun lang naman din ang sa akin. Pero sige, magbabasa ako ano yung mga thoughts ninyo. Sabi ni Salvador, it's not about Catherine being a past title holder, it's about her tenure as the Miss Earth Ecuador National Director. And then that's another thing. National Director pa siya ng Miss Earth Ecuador. So if she steps down, okay, well, that's one thing na at least hindi na niya masyadong iisipin. Pero delikadesa. Nasaan ang delikadesa dito? Parang ang gulo-gulo ng utak niya. Parang, girl, come on, pick a side. So,
hopefully she will step down as the national director of Miss Earth. And a lot of people are saying, but tita, she can bring the advocacy of Miss Earth to Miss Universe. Hindi ko lang masabi, ano ba? Bigay niyo na yun sa mga taga Miss Earth, bigay niyo na yun sa mga taga Miss Universe, guguluhin niyo pa, di ba? Si Mega Firefly is saying, I just find Espin hypocrite because in an interview, she was asked, bakit di siya sumali sa Miss Earth before? Ang sagot niya, I like, sa Miss Universe before, ang sagot niya, I like Miss Earth. Pero yun na nga eh, himayin mo ngayon yung sagot niya, I like Miss Earth. Parang ngayon mo nararamdaman na pilita na lang si Ateng kasi si Ateng dun siya naging successful. Okay, sabi ni Sarato, hi tita, MUO open for all types of women, but at the end of the day, they will still choose a woman with the same figure and same physique. That's the reality. That's exactly what I said sa post ko sa Titas of Pageantry. We gave them, hindi naman sa sour graping, but we gave them like someone new. We gave them someone fresh. We gave them someone who could push the envelope. We gave them someone edgy, someone who could talk, someone who has like a solid advocacy. They couldn't like bring her to top five. I mean, what I'm just saying is, at the end of the day, yan din pala ang pipiliin ninyo. Prototype din pala lang pipiliin ninyo. So, ano pa yung mga pinaglalaban nyo? Even yung mga pinapasok nila last year sa semifinals, parang lip service na lang eh. Hindi naman nila pina-advance ng bonggam-bongga. Sabi naman ni Brissy, tita, I felt like she disrespected Miss Earth. I feel that too. Like, to a lesser degree, hindi naman ako ganun kasobrang invested, but to a lesser degree, I feel like this is like a slap in the face of Miss Earth. But then, sasabihin nga ng mga tao, well, tita, it's her dream. E di yun na nga, tanggapin nyo na rin kapag sinabihan kayo na naging platform na ang Miss Universe ngayon ng dreams, ng mga unfulfilled dreams, lalo ng mga 30 and above. Parang, alam mo, kung sanang in-extend nila yung age limit. Hanggang 30, gets ko pa. Sige, push natin hanggang 32. Pero, beyond that, kung i-welcome mo pa, kasi etong inclusivity na nangyayari ngayon, wala tayong boundaries eh, wala tayong limits eh. So, paano magiging credible yung ganong klase ng judging? Saan ka kukugot dun? At ang lungkot naman, kada sasabihin mo, tita, hindi naman mananalo yun eh. Tita, hindi naman mananalo yun. Eh, oo nga. Sabihin mo na hindi sila mananalo. Eh, paano pag manalo? Diba? Sabi ni RJ, good evening, tita. Ingat sa heat stroke. Uso ang high blood. Nako, RJ, maraming salamat. RC, maraming salamat. Hindi siguro mangyayari yan dahil nandito lang ako. Hindi na ako nagpapakita. Tita, ako naarawan. Okay. Tita, ano palang plans at reaction ni Tita B sa plans ni ME 2016? Yes, sir. Si Tita B kasi, siya kasi yung ating resident expert. Expert sa Miss Earth. Wala, natatawa lang. Natatawang sarcastic. Okay, pageant lover, pwede din ba siya, tita, ma-dethrone at tanggalin sa hanay ng ME history ang Ecuador kahit matagal na? Wala pa naman ako naririnig, pero feeling ko call naman ng ME yan kung tatanggalin nila. Sa ngayon, wala pa naman ako naririnig. Tita, dahil ang pagsali ni Catherine sa Miss Universe Ecuador, does that mean that Miss Universe na talaga ang endgame ng every pageant girl sa mundo? Binli, kahit na hindi sumali si Catherine, endgame talaga ang Miss Universe. Kahit na sabihin mong hirap na hirap ng Miss Universe, na bankrupt na, at kung ano, Miss Universe pa rin ang number one. Miss Universe pa rin talaga ang standard. Ang pinag-uusapan na lang natin ngayon is kung sinong mag-handle sa Miss Universe na effective, kung sinong magmamahal sa Miss Universe. Pero yung establishment ng Miss Universe as kataas-taasan, yun at yun, tuldukan na natin, yun talaga siya. Hi, John. I'm waiting for Chris Hansen's transformation. I know she is on the older side, but I'm still rooting for her. Team Cebu, isa rin yan sa mga inaabangan ko. Although sa usapan ngayon, hindi pa siya masyadong matunog kasi siguro hindi pa naman nakokoronahan. So, aantayin ko siya para sa Cebu din.
Sabi ni Travel Junkie, sorry but wala talaga siyang delikadesa. President pa siya now ng ME Ecuador, ang ingrata. So, si Travel Junkie naman medyo mas may hugot. Pero yes, along these lines, sana na nahimik na lang. Maliit pa rin yung baby niya eh. So, sa totoo lang guys, hindi ko alam kung nagfo-fulfill na lang siya ng dreams niya or like greed na lang ba to? Hindi ko magets talaga. Hi, Roderick Toledo! Good evening sa iyo dyan! Kamusta, kamusta? Ayan. Nako, si Ivor Ladia, Governor Gwen Garcia for MUPH. Ayan, sige, push na natin yan. Nadia Mejia ako for Miss Ecuador. Ako rin, nakikita ko siya ngayon, parang mas pulido na talaga siya. Medyo bagets pa kasi talaga siya noon nag-Miss USA eh. Sabi ni Serato, hi! Kamusta na po si Michelle sa Bolivia? Ako, salamat Serato for asking. Mga ganitong oras, gising na yan si Michelle. Ang nakakatuwa is akala namin walang mga kasama sa team niya from the Philippines ang makakalipad sa Bolivia para suportahan siya. But one of the members, one of the key members of Pro Media is flying to Bolivia. So magkakaroon siya ng support doon kahit paano. Okay siya. She seems really happy. She gets along with the girls. Wala naman ako naririnig sa kanya na sinasalbahe siya or anything. Ang helpful ng mga girls sa kanya, she delivered a short speech in Spanish. It wasn't perfect, but it was really cute. It was really endearing. And then, ayan, nagbigay na siya ng mga gifts niya sa mga girls. So she distributed pearl earrings. And ang maganda kasi kay Michelle, bago umalis yan ng Pilipinas, nag-Spanish classes na yan siya. Kaso lang, na-move ang Reyna Hispano ng mas maaga. So, akala namin summer pa ang Reyna Hispano. Na-move siya ng mas maaga. So, yung mga classes niya, tsaka preparations niya, mas maaga din. So, yung Spanish niya, hindi niya masyado napulido ng gusto kasi nag-advance na yung mga classes schedule niya. So, pagdating niya doon, syempre, ang alam niya, yung mga basic na phrases para hindi naman siya mawala. And then, some of the girls naman din kasi doon, marunong din mag-English. Nakakatuwa kasi mahigit isang linggo na siya. Siguro by this time, ang dami niya nang na-pick up. And hindi siya masyado nahirapan kasi kung dito, hirap siya sa Tagalog, doon, napuput two and two niya together. Like, some of the words pala are like so familiar in Tagalog, in Filipino. So, mas nadalian ngayon siya sa buhay. So, I know some of the girls are helping her. Luis is also helping her with some translation. So, mukhang nakakausad naman si Michelle doon kahit paano. Nakakaaliw kasi naasar nga namin kung una phrases. So, ngayon may speech na siya. Diba? Okay. Sabi ni Bin Lee, how about Kylie Versosa and Megan Young for Miss Universe Edition in the future, tita? Total, nagsilipatan na naman ng former queen sa MU. Binli, itigil na natin tong mga kahibangan na to. Like, siguro, yan din ang nag-fuel sa mga tao. Kaya i-open up na free for all ang Miss Universe. Kakahanas na, sana bumalik si ganito, sana bumalik si ganyan. Pwede naman, kung gusto nila bumalik. Kahit sino na nga ngayon, pwede na daw bumalik eh. Pero sa mga established na ng mga queens natin, katulad ni Kylie na talagang sobrang perfect nun sa Miss International at Miss World, nakaisa-isa natin, ay si Mega, nakaisa-isa nating Miss World. Parang ayaw mo naman silang dalhin sa posisyon na ito pinag-uusapan natin at sinasabihan natin ingrata o kaya naman walang delikadesa. Sabi ni Nohor Cam, tita, thoughts mo about kay Catherine Espin na sasali sa MU Ecuador? Eto na nga, pinag-uusapan na natin siya. Tita, thoughts if si Joanna Eden ang MUPH look ba? No, push pa rin. Tal in fighting form pa rin si Joanna. Hi tita, mukhang mahihirapan si Alexi Brooks since ang mga veterans ang makakalaban niya sa MUP 2024, sabi ni Giambu 8.6. Mahihirapan siya pero ang lakas din ng fanbase niya as early as now, and because she is an athlete, palagay ko mag-fuel sa kanya yung ganitong klase ng competition eh.
Hi, Coco Zen. It's exciting to watch already known candidates in the cooking show. Tingnan natin. Hi, Buffy. Hello, mga passion classmates. Tita pa attendance watching from the windy city of Chicago. Uy, nakakakita ako ng mga videos na yung river niyo dyan parang nag-freeze na. Parang feel ko siya. I'm more of like the gloomy weather type of girl. Hindi talaga ako yung summery. But anyway, yes, nasa Chicago ka. Ganda ni Alexi Brooks, kaso medyo boyish siya, tita. Miss USA extended their age limit. Join na ako. No, ayan na, si Buffy, push na rin daw. Medyo boyish. Oo nga, kasi very androgynous kasi yung pinaglalaban nila na look. But yun nga, sana makinig din sila. Sana mag-experiment sila sa ibang looks kasi ngayon she is, you know, very Josie Beanie 2.0. In fact, na-mention din naman yun sa mismong competition na she kind of looks like Zosie Beanie. So just to take her out of it, sana they look for other inspos para mas maging feminine, para ma-blend natin yung kanyang masculine features and enhance kung ano man yung may feminine feature siya kasi parang feeling ko mas powerful yun. Someone suggested na maybe she, you know, tries a look na parang on the shorter-haired Layla looks. So, parang ganun karigal. Sana makita natin. Sabi ni Angel Marie, I always believe that there is time for everything, pero sana they follow a process na step by step. O, diba? Dahil dyan, sabi ni Ivor, Pauline Amelings for MUPH. Ayan. Sino pa ba? Tuloy po ba si Kathleen Payton, tita? Parang hindi ko siya naririnig na tutuloy kasi hindi naman yan basta papasok ko na lang at mag-a-apply. Kailangan medyo matunog na yan at kailangan meron ka ng accredited partner. Sa ngayon, alam ko si Kathleen is connected with a clan pero wala pa naman ako naririnig na parang babalik siya or nakabalik na siya ng Pilipinas or if talagang actively nagpo-pursue siya ng candidacy at Miss Universe Philippines. Hi, El Tocuyo! Nakahabol! Ayan. Ako rin, Brissy. Umay na ako sa mga veterans. Ako din. Gusto ko na ng fresh bloods. Ako din. Nasabi nila mahadera ako. JR Cell, kamusta ka, tita? Sino bang magre-represent ng Quezon Province sa MUPH 2024? May minention kanina, it's not going to be Atisa. So if this is a year for Atisa, it might be another province or another municipality for Quezon Province. Iba daw eh. Hindi ko lang maalala yung name. Nako, Christian, hindi ko pa na-check si Miss Universe Bukid noon. Hayaan mo mamaya, i-check ko to. Jason, do you think a dark-skinned contestant will do well if MU is in Mexico? Don't they favor mestizas? Feeling ko naman wala yan sa dark-skin or mestiza. It has something to do with the styling and packaging. So, kung masakto natin yun na patok doon sa look na hinahanap nila, go for it. Ayoko rin kasing masyadong mag-depend tayo sa geography, although medyo nakalimutan natin yung aspect na yan sa huling laban sa Ecuador kasi at least ngayon ang Mexico medyo gamay natin. So this will now be more of a challenge to the styling team rather than kay girl. Hi, Wabu! Kamusta? Tita Lavinia na lang for MUPH. Namiss ko umattend. Nako, what talaga ako ano dyan? Unang-unang liit ko, ang taba ako. Ano ba nangyayari sa inyo? Tsaka nahihilo ko palagi. Tsaka ayoko ng may schedule. Ayoko ng umaalis ng bahay. Ayoko lang naiinita. Ayoko nang bumabiyahe. Iyaan mo na sila dyan. Tsaka, guys, sa tingin nyo ba, napakadaling sumali sa pageant? Magastos talaga siya. Magastos siya to the point na iisipin mo pa yung kakainin at pamasahe nung taong inutusan mo para bumili ng pardible. You get what I mean? Lahat ng galaw mo sa pageantry, guys, may equivalent na andang lumalabas dyan. Hindi ka pwedeng mag-invite lang ng mga miga-miga mo para damitan ka, ng mga miga-miga mo para magkuha ng mga photos mo. Kasi gumagalaw ang metro mo dyan the moment na magsabi ka na mag
pa-pageant ka, ultimo mga meetings para kausapin mo yung mga tao sa team mo, mag-a-adapt yan sa mga kailangan paghandaan mo sa gastos. I've been getting quite a number of DMs lately from girls in the past na hindi na tinuloy yung nationals. They either started working as flight attendants or like models elsewhere, and then they've been messaging me. They're asking if, you know, what I could give them as an advice kasi parang interesado silang sumali ulit for the last time. And ang palagi ko ina-advise sa kanila, guys, kung gusto nyong mag last time kayo, kailangan you have to make sure may pera kayo. Kasi yan nga eh, ultimo meetings, ultimo dinners, kailangan gastusan mo ng gusto yan. Ayan. Ayan, sabi, sa nagtanong kanina, Jessa Ilagan, ang MUPH Quezon Province. So that is your answer para dun kanina. Okay. Hi, Roderick. Kamusta ka dyan? I agree, tita. Tama na ang veterans. Correct me if I'm wrong, but Venezuela doesn't have pageant repeaters. Alam ko wala silang pageant repeaters, pero alam ko Colombia ganyan din noon eh. Pero ang Colombia ngayon medyo nag-open up na rin. Ayan, si Pat Babista ng MUPH Lukban West. Gusto ko rin si Pat Babista. From last year and the years prior, feeling ko ang dami pa niyang kailangan i-work on. Sana na-work on niya na by this year kung siya talaga yung itinakda para sa Lukban. Hi, Andre. Stacy and Karen Lori, gusto ko makita ulit. Stacy, yes. Karen Lori, hindi lang ako sure kung paano magiging avenue niya kasi medyo tapos na tayo sa MUPH Iloilo. Si Pat Babista, nakita ko yan siya before, after na ng ano niya, ng stint niya sa Binibini Pilipinas. Siguro si Pat, panghawakan niya yung styling. Naalala ko kasi nung Binibini Pilipinas noon, medyo mahina rin siya sa social media. So siguro, panghawakan niya rin yung social media para mas visible siya, para mas engaging. Sorry. Styling. Very apples a bit kasi yung dating niya before eh. So, pagdating niya sa Binibining Pilipinas, medyo ang frilly, daming maruffles. Wait lang, pasabi daw. Sorry. Siguro ko isi-streamline niya yung kanyang styling, baka mas mag-work ngayon. And yung comm skills. Maayos kasi yan siya eh. So, gusto ko talaga mas mahasa. Sana ko makikita natin this time around. Hi, Francis! Kamusta ka dyan? Sabi nga ni Kat, everything is good but in moderation. Nagiging free-for-all na eh. And for the past winners, talking about sugapa, nakakabasto sa org. Yeah, my thoughts too. Jay, eh yung mga fresh bloods naman, tita, may tendency na hindi mag-deliver in the actual contest. Yeah, I feel you. But I also think na, you know, this is a gamble that we have to take. Kasi 'di ba, kaya nga 'to nakalatag dito for the young women. Kaya nga 'to nakalatag tong pageantry para mabigyan sila ng doors, ng opportunity, you know, to get themselves out there and to see ano pa yung mga pwede nilang dalhin sa table, ano pang pwede nilang ika-grow sa industriyang 'to. So pag katulad niyan, katulad kay Rabia noon, total unknown, she was young when she got crowned, it was a gamble that we had to take kasi alam natin na she was medyo on the sensitive side, she was medyo on the emotional side. So, hindi naman pwede sa lahat ng taon. Yun ang pangahawakan natin, yung naging performance ni Rabia. So, kung minsan kailangan nag-open up din tayo sa anong nakagisna natin, anong nakasanayan natin. Kaya ayoko rin masyado na paulit-ulit sa mga repeaters, lalo na sa mga nakakuha na ng titles o kaya naman nakakuha na ng placement. Kasi feeling ko, taon na nila yun eh, panahon na nila yun. So, bigay nyo na sa iba. Tsaka medyo ang gulo. Feeling ko, pagdating sa judging, nagiging polite na lang tayo.
kung ayaw man natin maging polite, magiging anonymous trolls or anonymous bashers tayo. Pero pag nakikita natin na isang hilera sila, hindi na fresh looking yung isa, hindi na ganun kaplakado pati yung toning ng katawan, parang nilalagay pa natin sa position kung kailan magiging katatawanan pa sila eh. Kung ako naman yung tao, kukontrol ko na yun, diba? So, nako, eto na nga lang. Tama ka naman, El Tocuyo. Dayan Castillejo na lang. Tapos cover na din ng sarili niya sa Mexico. Nakita ko siya, ha? May video siya, sinuot niya yung isa sa mga creations ni Joyce Cubales. Parang sexy pa rin talaga ni Miss Dayan. Since MUTH now has a budget because of affiliations in the province and municipalities, wishful thinking na sana maganda ang production simula po kasi 2020 di po talaga nag-improve. Oo nga, sana pag-isipan talaga. Ang mahirap kayo sa MUTH, syempre taon-taon makikisilip ko rin doon. Nakapanood din naman ako ng ilang versions na nila. Pero ayun nga, para every time papasok ko doon, naka-market na ng gusto, it's gonna be grand, it's gonna be beautiful, they're gonna have like this ramp, and then they're gonna have LED lighting. So sana wag na nilang i-overhype kung hindi pala sila makakapag-deliver. Ano na lang nila, i-go na lang nila yung show. Hi, Star Chewy! Kamusta ka dyan? Tita, thoughts about Cyril? She needs to improve. And needs to improve pa niya. Michelle Roseo is giving 101 in Bolivia. Bumoto na ako. Nako, thank you, Star Chewy. Alam ko may bayad ang boto sa Bolivia, pero okay lang naman. Feeling ko manageable naman yung bayaran. Kaya, sa sahod, poporsyento ako dyan, Michelle. Huwag ko mag-alala. Okay. Cyril, ganda niya, ang ganda ng movements niya. Siguro yung packaging lang niya, yung styling lang niya, although mag-work, siguro bawas-bawasan lang ng konti pagka Gabby Basciano. Gabby Basciano kasi nakikita ko sa overall styling eh. So siguro konting Cyril lang. Hindi lang ako masyadong fan ng sobrang light hair and then sobrang light eyes. Siguro mamili lang siya. Huwag na masyadong light eyes kasi parang weird. OMG, Dreamer RN! Babasahin kita na nangyari sa'yo! OMG ka! Kamusta? Kamusta? Teka lang, chichikahin kita. Babalikan kita. Anyway, si Cyril, honestly, she needs work with Q&A. I hope na, syempre, inano na sarili. Pero si Cyril, trabaho tayo sa Q&A. Trabaho tayo pagdating sa command, pagdating sa content and weight, kaya naman, nakaka-communicate, naitatawid naman. Pero this time, wag na tayong tumawid. Gumawa ka na ng bridge. Mag-construction work ka na pagdating dyan sa, Q&A aspect, yung comms aspect. Ayan. Love hugs! Bet mo ba mag-MU si Michelle Arceo? Hindi! Ang gusto ko ituro sa kanila is, yes, you aim high, pero kung paulit-ulit ka nang sumasali at meron kang isang break at nabigyan ka niyan, kung sakaling manalo siya ng Reyna Hispano, panghawakan niya na yun. Ang hirap kasi maging open, lalo na sa katulad ko, I'm very vocal, I'm very public. Saan ka lulugar? Do you tell people who listen to you? And say, you have to be supportive and, you know, supportive without any questions. Or, with me, ang hirap din naman na sasamaan ng loob yung ibang tao nakikinig sa akin kasi makakarinig sila ng mga tipong reality check lang. Huwag nyo na i-push. Wala ba nagsasabi sa inyong tama na? Yun lang naman din. Okay, si Dreamer RN, kamusta? Mental health checks sa lahat. Kamusta? Ay, nasa Germany pala si Dreamer RN ngayon. Nanlalaban ng homesick sa Pinas. Any idea sino po ang representative for MUPH Pangasinan? Wala pa akong idea sa Pangasinan. As for being homesick, naku, manood-nood ka lang every Sunday o kaya naman balik-balik ka lang sa ibang mga episodes dahil medyo sinisipag na ako ng slight ulit ngayon. Pero sana hindi ka masyado ma-homesick. I mean, nandito ang technology para mag-connect-connect tayong lahat. Ayan. Hello, Papa Turo.
Ron, kamusta ka dyan? MU's last straw on inclusivity would be repeaters that can join in all, as in represent the same country twice in MU, and more than one representative per country, more chances of winning more datong. My gosh, sana hindi naman umabot sa ganun. Like, ngayon nga yung setup nila, very karinderian na, na-open sa lahat. Ike Mensan, at long last, nakaabot ako, tita. First time since December 2023. Wow, congratulations. How are you, tita? Thank you. Okay naman ako. Medyo hinihika ako ngayon sa weather, pero hindi ako nagko-complain kasi gustong-gusto ko itong mga ganitong weather. Anyway, team replay ako sa last episodes mo. Salamat. Sasali ba talaga si Samber sa MUPH 2024? Parang di naman. Di ako sure. Alam ko hindi, pero alam ko may mga nagpo-push talaga. Kaya pala naririnig ko yung pangalan ni Joanna Eden. Kasi sabi ni Marie, I'm from Lukban. Hindi si Ate Pat or Joanna ang mag-represent ng MUPH Lukban. Ayan, sa iba pala. Sabi ni Michael Britos, si Corina daw. Cortina for the finals. Yorn, kung Jotanders lang naman, si Joey Mead King na lang. Naku, gustong-gusto natin si Joey Mead eh, no? Hi, PDGF! Kumusta ka dyan? How about Skelly Ivy Florida of Biliran? What happened to her? Baka nag-bloom and glow up na siya for MUPH ulit. 23-24 na siya. Pwede kaya siya? Grabe naman. Pwede naman. Kaso lang di nagpaparamdam. Di rin naman, wala rin naman tayo naririnig na may babalik. Pero inaantay din natin siyang bumalik. Sa totoo lang, yan, pwede pa talagang bumalik, di ba? Sino pa ba? Sarato, tita, may balita ba kayo sa Binibini 2024 since two crowns na lang sila? I heard Miss Globe is still with Binibini for the next 3 years. At yung sinasabi ko sa inyo noon, kasi di ba nag-i-insist yung iba sa inyo na ang Miss Globe magpa-fly na, tapos lilipat na daw sila sa Mutya ng Pilipinas. So it's not true kasi Miss Globe daw talaga ay pangahawakan ng pagiging pang Binibini. Ayan. Ayan. Hi! Naku, si Asher, you didn't have to. Avisala, padasal naman para sa psychology exam. Awarding ceremony ka. May psychology exam ka, pero dito ka pa rin nakatambay. Galing ng Disneyland Paris, kaya galing ng Disneyland Paris, kaya di pa nakaka-review. Any other book talk peeps detail? Ayan, kapag may mga book suggestions kayo, chikan nyo lang kay Asher. Ayan. Mag-aral ka. Thank you so much. Pero mag-aral ka. Okay. Sabi ni Ang Probinsyano, love ko si Atisa, bet ko siya noon dahil siguro taga Quezon ako. Pero ngayon, ang bet ko ay si Payumo. Nakikipagbardagulan sa Mexico. Sana lang mahasa pa comms niya ang hina ng answer niya. Yun din ang gusto ko sanang mangyari. Kasi syempre, kahit na gusto natin pisikala ng ilalaban natin sa Mexico this year, gusto ko pa rin yung full package pa rin para hindi tayo nasisilipan. Oh yes! Oo, i-mention din pala natin to. Tama-tama, Andre, na mention na in fairness, ang ganda ng Miss Global na production compared sa Miss Intercontinental. I will agree with you. My gosh! Sana ma-acquire ng BBP ang Miss Global. At napakalaking bagay din talaga yung pag-elevate ni Shane doon. Parang she was just such an able host and performer, and fashion girl. So talagang ramdam na ramdam mo ang pagmamahal between Shane and the organization and the production folks. Sabi ni Michael Britos, baka daw may pa-Cortina ulit sa finals. Awarding ceremony sila kung meron pa. Oh my! Sabi ni Michelle Arceo, National Costume Show pala ay tonight. Naku, sana makita nyo guys yung kanyang national costume. It's different from her carnival costume. So, bantay-bantayan natin. Pasensya na, Michelle. Hindi ako makareply sa'yo dahil nasa live ako ngayon. Ayan.
Ryan PT, posibleng maging host si Arbonne next year sa MU PH. Palagi sila nagbibigay ng hints na babalik siya. So baka nga. Optimist forever, Tita Q sa Chichi. Ano ba kayo? Huwag niyo ako sandan ng DMs about sa Chichi. Kasi kahit na chika-chika tayo, hindi ako magsusplook sa DMs in private ng mga Chichi answers. So huwag niyo akong dalhin sa ganung posisyon. Siyempre, Chichi yun eh, di ba? Mahirap nang ma-screenshot, di ba? Kasi pag Chichi kasi siya, guys, hindi pa siya napapangalanan. Kahit na mag-guessing game kayo, okay lang. Pero kung didirekta kayo at mag-DM sa akin to ask for answers kung ano yung chinichi ko, parang it defeats naman the purpose. Kasi anyone can just message me and ask me kung ano yung, di ba? Huwag ganun. Parang go with the fun in trying to figure out sino yung mga pinag-uusapan sa Chichi rather than cutting corners and then asking me directly because you're putting me in a weird spot. Ayan. Okay. Dahil sa nangyari sa Miss Universe ngayon na free for all, ay, tato na, nagbabasa na ako. Pasok na si Tweety De Leon. Pasok na si Kevin Balot. Pasok na si ganito, pasok si ganyan. So, lahat na lang naisipan natin na pwedeng ipasok na. So, huwag silang masaktan pag naririnig nila na ang baba na talaga ng quality kung sino na lang talaga yung sumali sa mga competition na yan, di ba? Hindi ako pwede mag-splook ng live sa Chichi. Guys, ang masaya nga kasi dito na pag-uusapan natin yung chismis. Huli, pero hindi kulong. Di ba? Kailangan protektahan din natin. Eh, syempre, kapag splinok natin yung mga chismis na yan, di ba? Mahirap naman. Pero ano ba yung una kong chismis? Ano nga ulit yung Chichi ko? So, sa unang Chichi ko, siguro, ano, mag-ingat na lang because, syempre, marami pang girls ngayon na hindi lang naman Miss Universe Philippines ang gustong salian. So, marami ngayon ng parang medyo nabubulag, lalo na kapag malaki ang premyo o kaya naman pag alam mo na, alam mong ginagastosan. So, minsan, observe ka rin kasi may mga pageants na hindi rin pala buong magbibigay ng premyo o kaya naman pahirapan. Abonado ka pa. Ano pa ba? So, meron pa. Yun din, hygiene na pag-usapan sa Chichi yun. So, kung admin ka, mamili ka naman ng mga litrato, di ba? Para hindi naman dehado yung pinopost mo. Hindi mo mamili ka ng litrato unless sobrang consistent. Dahil alam ko sobrang consistent. Etong mga girls na to, meron yan mga derma partnerships, may mga endorsements. Ang advice ko is, utilize nyo. Lalo na, pagpawisin kayo, tapos nakikita, puro pawis-pawis yung kilikili nyo, tapos kitang-kita sa mga photos. Diba? Parang ang lungkot naman din. Lalo na pag kaya nyo namang gawa ng paraan yun. Magsusuot pa kayo ng damit na nakakapawis, kitang-kita. How are your cats tonight? Pa-pet reveal. Sino bang pwede nating hugutin ngayon dito? Sino pwedeng hugutin? Si Madam Gizmo. Hugutin natin for luck. Lucky cat, Madam Gizmo! Ang laki na ng bunso namin. Pero I have 3 na buntis ngayon. So kung may gustong mag-adopt ng cats, hindi pa naman sila pinapanganak, just let me know. Dahil si Madam Gizmo ay hindi na siya ang aming bunso. Mapapalitan na siya. Pero baby ko pa rin siya. Ayan. Okay. Ay, okay. Meron na daw winner ang MUPH Naik, si Mary Rose Giral. Ayan. Okay, sabi naman ni Mega Firefly. So, Tita L, kilala na natin sino ang winner ng MUPH 2024. Ipo-post or makikisaw-saw ba naman ang local org sa pa-press release ni Atisa? May bias talaga sila, just like what happened to MMD. Ay, bahala sila dyan. Again, guys, nakikinood din lang naman tayo.
Okay, si PYR. Si Rufa Gutierrez po. She is still beautiful and fresh looking. She just needs to lose weight. But overall, she's gorgeous. I believe she has unfinished business and pageantry. I believe we have to stop this craziness. Okay, Ike Mensan. Tita, gusto ko yung look mo last week. Very blue and light. Ano ba yung sure ko last week? Ah! Nag-headband ako. Kasi nga, sobrang puti na ng buhok ko. Okay. What's your drink? My drink, this is taro with pudding and choco jam, I think? From Quickly. Ayan. Guys, respect the chichi privacy. Oo naman. Mahirap na kasi syempre pagdating sa chichi natin. Mabigat kasi yon. Mahirap na sinusugod ka na. Bakit baka pinapachichi? Award! Pwede na po sa MU, nakakaloka. Baka naman umabot tayo sa puntong pati yun, pwede na rin, di ba? Ayan, oo, sige, go for it, Lucas Perez. Ito naman yung mga inaantay ko. Bakit hindi? Kasi hindi pa naman nakaka-represent tong mga girls na to. Jasmine Omay, Kerry Riley. Oo, go for it. Sino pa ba? Junie, in regards to Samber joining po, may representative na po kasi tita yung Palawan sa MUPH 2024, which is Raven Doctor. MUPH Palawan yung ang lumaban po this year for MUPH 2025. Ayan. Sabi naman ni Jervy, tita, ang cute ng pic ni Michelle with the cat sa kanyang neck. It's giving me Taylor Swift vibes. Cat niya po ba yun? So yes, that was really part of the plan. Gusto talaga namin magkaroon ng shoot na parang very Time magazine ni Taylor Swift. And si Michelle, kaya rin talaga kami chika-chika kasi meron din siyang pusa. The name of her cat is Chai, as in chai tea. Her cat is a ragdoll, pero medyo baby pa yun, kaya maliit pa, hindi pa siya sobrang bonggang-bongga. Pero sobrang bait ng cat, ang soft din niya, at saka ako yung babysitter niya, saka yung tatay niya, nung nagsushoot si Michelle nung gabing yun. Hi! Hi, JR! Kamusta? Tita, saan bang international pageant sasali si Althea Ambrosio, Miss Philippines 2023? Wala pa silang binibigay na go signal kung saan siya sasali, but there are strong talks na pipiliin niya ang supranational. Tita, I want Kelly Day plus points kasi Kapuso artist siya. Sabi, pasalihin na rin daw pati si Papa Ron. Nako, tumawa na si Papa Ron. Hi Sanjay, watching from Tarawa, Kiribati. Kamusta kayo dyan? Nako, hola slapdash, Sensha, off topic. Nasad ako for Lily Gladstone, hindi siya na-nominate sa BAFTAs. Talaga ba? Sino bang nanalo sa BAFTAs? Kasi kapag nanalo ko sa BAFTAs, mas malaki yung chance mo, mas accurate yun na yun ang susundan para manalo sa Oscars. Hindi Golden Globes actually. So, sinilip ko yung Poor Things kaso hindi pa maganda yung kopya. Manunood ako noon, mukhang feel na feel ko si Poor Things. Ayan. Kasi kung nanalo si Emma Stone sa BAFTAs, laki ng chance niya na siya yung mananalo sa Oscars. Carry lang din. Bantayan natin ang Peru. Palakas ng palakas ang sash factor nila. If hindi tayo sasali sa MGI, maapektuhan ba ang sash factor natin as a whole? Ako tita, ready to adopt. Ah, talaga ba? Si chika mo ko. Titingnan natin kung sino mga magsusurvive. Anyway, I don't think so. Kasi hindi nga natin masyado pinapansin yung standing for MGI. So, anong ikakababa ng standing natin kung nakakailang Miss Universe na tayo, di ba? Siyempre, pahirapan natin ng ang chichi. Gusto ko na sa row 5 ko yung palagi utan. Ayan. Yes, Patrick! Viva Pit Senior sa lahat! Papa Turon! Tita, may Miss World schedule na. Thoughts? Wala naman. Mag-pageant na sila. Inuugat na si Gwen.
Hi, Junie! Kung pwede lang lipad yung pusa sa Palawan. Oo, no, pwede. May mga ganong services na. Hi, Andre. Tita, curious lang ako. How much usually nagagastos ng mga candidates para sa pagsali ng nationals? Di bababa sa 100K, hindi bababa sa 100K. Wala pa akong na-encounter na kandidata na hindi gumastos ng mga 100K man lang. Kahit na sobrang budgeted na yung wardrobe niya, there are other aspects talaga na aabot ka dyan. Meron, feeling ko kaya naman din, kaso lang hindi mo makukuha yung gusto mong look, hindi mo makukuha yung competitive na preparation na pwede mong ipangtapat sa mga kasamahan mo. Hi, Tita! Support po tayo kay Marina Summers for UK versus the world slapdash. Hindi ko siya masyado nasusundan. Pero natutuwa ako pag nakikita ko na si Marina Summers. Parang sobrang na-elevate niya yung sarili niya. A lot of high-profile fashion designers are dressing her up. And she's seen in a lot of platforms. So, nakakaaliw. To the 1,305 who are watching right now, happy Sunday sa inyo. Maraming maraming salamat. Ayan. Sabi ni Michelle, ni Mega Firefly, in fairness, Tita L, yung mga lookbook ni Michelle Arceo, same in person, or now na nasa Bolivia siya, di tulad ng ibang Reyna na ang layo sa picture versus in person. Thank you. Nung ginawa namin yung lookbook, we spaced it out in such a way na yung first few hours is going to be for straight hair. Middle is medyo wavy hanggang sa sobrang Latina waves na. So, ang ginawa namin is yung mga looks na doable at kaya ni Michelle doon. Kasi alam namin na out of all the girls na pinadala ng Pro Media, si Michelle yung pinakamalayong magko-compete. Siya yung pinaka-experience lahat ng mga girls nila. And alam ko siya yung tumutok talaga sa hair and makeup training. So, confident kami pagdating sa hair and makeup na at least kaya niyang ayusan yung sarila niya doon. Tita, sa tingin nyo, need mag-statement ng Miss Earth sa ginawa ni Kate Espin o Deadma na lang? Feeling ko Deadma na lang. Kasi kapag gumawa sila ng statement, lalong lulubog yung chance ni Kate Espin, sa totoo lang. Yes, nako Star Ma'am, inaantay ko rin to. Nasa na ba siya? Bakit ba hindi pa siya nagpaparamdam? Isabella Galleria, wish ko, Tita. Ayan. Hello! Good evening, Ivan! Ayan. Yes, Jason, will there be MUPH Manila pa or Miss Lancer ang MUPH Manila? Narinig ko kailan lang na parang susuportahan yata nila si Gabby Lancer kung magpo-push siya for a Manila representation at Miss Universe Philippines. Ang hindi lang ako sure is kung planshado na ba yung planong yun. Pero kung sakaling manalo mangyari yun, alam ko ang Miss Manila will be supportive of Gabby Lancer sa kanyang candidacy at Miss Manila. Di lang ako sure kung nag-push through yung usapan nila. Tita L, reading people about their bets in MUPH and also some ladies in MU make me think about MUO 2024 is like a circus. It is. Because it is. Alam ko, confirmed ladies na lalaban, sabi ni Mojo Jojo, si Alexi Brooks ang pinakamalakas manalo at ilaban sa Mexico. At isa manalo can be Miss Charm or Supranational. Oo nga pala, parang hindi natin masyado naisip na may isang pageant pa pala. No? Hi, Adelicioso! Kamusta? Hi, guys and gays! Please support Drag Den PH Season 2. It's on Amazon Prime. Ayan. Tita, anong masasabi mo sa makeup ni Ateng Shainese na pang Mel Chianco look? Talaga ba? Napaka-specific naman nun. Wala. Nahayaan ko lang si Ateng Shainese. Sana happy siya sa buhay niya. Nako, Ike Mensan, si Gizmo palagi kong nakikita. Like ko yung color niya. Ano yung nangyari sa current MU 2024? Wala ba siyang update? Does the situation in her country affect her exposure? Feeling ko hindi naman apektado. It's more anong pwede nilang gawin sa duration ng reign niya. Total, nakikita naman natin siya nasa Mexico siya ngayon.
mukhang iniikot naman siya. Siguro hindi lang natin masyado maramdaman. Mararamdaman natin yan kung si Antonio siguro yung talagang pinurunahan nila. Sino bang hindi mo nakikitang pusa? Saglit nga lang. Si Gizmo kasi natutulog lang dyan. Hi, Mark Hill! Kamusta pa? Shoutout! Tita, may live ba mga ganap sa RHA? Alam ko every once in a while, please pakibantayan because we are 12 hours ahead. Madaling mag-mathematics actually, pero alam ko ngayon mangyayari ang National Costume Show. Nakikita ko sa notifications, nag-uusap-usap na yung mga tao sa GC namin. At kung na-miss nyo tong bilog na to, ayan na siya. Oh, yeah. Oh, you are round. Okay. You are sleepy? You are round. Wala na po siya leeg, guys. Yeah? Yeah? You are upset. Why are you upset? Wait lang, show everyone how round your face is. Show them. Oh, nga tingin. Tingin ka sa camera. Sa mga nakamiss kay Bowie, ganun na po siya kabilog ngayon. Di mo na siya makita yung leg niya. Okay, ang RHA po ay sa January 28, which means na January 29 na sa atin. Ayan. Ano pong update sa BBP? Wala pa naman, apart from the fact na sa kanila pa rin ang Miss Globe. Ayan. Hi, JR! Good evening! Nakahabol din! Hi, Fluffy Cat! Meow, meow! Ayan. Hi, Miss Lori! Kamusta? Kamusta kayo dyan? Uy, guys, ha? Okay yung weather natin ngayon, ha? Lamig-lamigan tayo. So, excited ako, mga magbabagyo dyan. Kaso, di ba, parang okay na ba bagyo ngayon? Hindi na ba tayo sasakitan ng tiyan dyan? Ano ba? Ano mangyayari sa bagyo? Papa Turon, tita, grabe, nasundan namin yung live mo at paglaki ni Bowie. Sorry, sobrang laki na po siya ngayon. Hi, Xavier, sana sumali si Mai Davika Horn ng MUT. Ganda-gandahan yun, kaso natatakot ako, sobrang payat. Sobrang payat niya. Hi, JM Nieva, kamusta ka dyan? Tita, ano pong pinapakain mo sa cats mo? So, kumakain sila ng dry food, kumakain sila ng kibbles. Nag-switch kami sa Monelo o kaya naman Whiskas. Pero etong sila Bowie, iba rin yung meals nila. Naka-raw food sila. So, meron kaming giniling, meron kaming beef, may chicken. Minsan may parts katulad ng liver, ng gizzard, like fish parts, fish. Okay yung mga buhay nila. Okay. Okay silang lahat. Hi, Sherwin. Kamusta? OMG Star Mom! Si Elliot ang nakakamiss. Si Elliot ay nasa labas. At kung gusto nyo makita kung anong mga activities ni Elliot, eto po ang chinelas ko. Hindi na po siya mukhang chinelas. At maraming salamat. Eto na po. Ay! Eto na si Elliot! Si Elliot ay mukhang raccoon! Tignan mo kung gano'n siya ka-fluffy. Hi, Fluff! Show them your face. This is my green-eyed boy! Hi, Elliot! Ayan si Elliot. Ayan. Yan ang aming artist. Yan ang umuubos ng aming mga chinelas. Ayan. Okay. Hindi ko ma-feel ang updates ng Miss Charm. Hindi ko rin ma-feel, sa totoo lang. Pero ang gaganda ng mga girls nila doon, kaya sobrang konti lang nila. Hi, Luke! Huli man, nakaabot din. Tita, bakit sobrang laki ng mga cats niyo? Hindi ko nga alam eh. Native cats po ba sila or imported? Mix yan. May mga native ako, may mga imported ako. Yan sila, Elliot. Yung parents niyan, native, hindi ko alam kung bakit lumabas na sobrang mabubuhok. They look so adorable and cuddly, sobra. Sabi nga ni Tita, bakit ganyan yung mga pusa mo? Parang kumakain ng ibang pusa. What breed of cat has a protective instinct to their master? Parang wala naman. Parang ang tatamad naman ng mga pusa ko.
Okay. Yes, si Elliot ay may socks. Sayang pala tita, may pa-catroom reveal ka ba? Oo, Otan, si Papa Ron ay nagka-carpintero sa kabila kasi finally nakabit na namin yung aming what do you call this? Sliding door. So, alam ko nagpipintura na lang siya ng CR. Nag-aantay na lang ako ng delivery nung bumili ako ng ng bathroom mirror na may LED na nalight. So, inaantay ko siya. Gusto ko yung ganda-gandahan na parang very Vogue beauty. Ayan. Pasight naman si Papa Ron. Huwag na. Huwag na mahiyain yun si Papa Ron. Hi, Belle. Tita, buti di native cats and yung imported, they get along. Yung amin po, hindi. Oo. They get along. Pasight daw kay Papa Ron. Si Papa Ron may wala pang antulog at may pasok pa yan. Ayan. Na puro pintura. Nagpipintura na nga kasi. Parang finishing na kami doon sa cat room. Hayaan nyo, gagawa ko ng episode na short episode pa kasilip ko sa inyo. May konting finishing na lang siya ng mga accessories. Mga plants, gano'n. Ayan. Sabi naman ni Mega Firefly, I think Tita L, mas lalo dapat mag-statement ng ME kay Espin para di siya manalo. Hindi, no? Siyempre, class na lang sila. Hindi na lang sila magsasalita. Siguro, aantayin na lang nila kung anong magiging placement ni Espin. Kasi kung hindi siya maka-place, mas masakit yun kung dun pa lang sila magsistatement, diba? Sabi ni Ike Mansan, Bowie, ang cute niya. Para siyang stuffed toy. Sobrang paborito namin yan. Kasi lamutak galor talaga kami dyan. Na mahirap makuha ng UFO catcher. Hope to see you again, Bowie. Anong hair care ng mga cats mo? Do they get a haircut? Elliot, hello, ang cute. Hindi sila nag-haircut or anything. Naliligo sila, pero lately, itong mga buwan na to, hindi sila naliligo na kasi wala namang use para maligo. Malinis naman din sila. And indoor cats, brush lang ng hair, pero sila, masipag naman sila mag-groom. Ayan. Pageant and politics, somewhat connected to each other. Tita, your thoughts to People's Initiative Constitutional Assembly, are you in favor or not? Parang I feel like I don't know enough about it to say that I'm in favor of it or not. But I do feel that if they want to make amendments in the Constitution, that would be a really good time to really study and not just impose like these changes. Balikan nyo, ano ba talagang hindi na nag-work dyan? Yes! Nako, thank you so much for mentioning these two. Kakasilip ko lang sa kanila recently and feeling ko in fighting form. Sana makakita tayo ng pagbabalik nila. Sir E of TNC, Tita, Chantal, or Graciela, I like them both. Sabi ni Jervy, Tita, natuwa naman po kay Elliot, may pagka-doggy. Lala pa ng chinelas. Oh, yes. nag-try nga kaming gumamit ng chinelas galing Japan. Yun talagang matindi yung pagka-rubber niya, yung hindi bendy na rubber. Hindi pa rin, nakalusot kay Elliot. Nagawan pa rin ni Elliot ng paraan ngat-ngatin, nakakaloka. So, alam ko may Adidas ako before na chinelas. Pink pa man din, nilapa din niya. Wala nangyari. Kaya bawal talaga yan si Elliot. Okay, sino pa ba nandito? We want Papa Ron. Patulugin na natin si Papa Ron dahil bayani siya today. May pasok pa siya ng alas 11, tapos hindi pa siya natutulog. Okay. Hi, BJJ! How are you? Good morning! Tagal ko na hindi naka-watch ng palive mo. Sali ako ng MUPH, my Philcom sa Toronto. Hire kita for Q&A and styling. My family's role for me is very important and I thank you. BJJ, support kita dyan. Dapat ganyan din ang pangalan mo dun, ah. Okay.
Oh my gosh, hi Gary, how are you? Greetings from an extremely nippy morning here in NYC. Stay warm and lovely. Thank you. Alam nyo, di pa pumalo tayo ng 20 degrees kailan lang. Although hinihika ako ng bonggang-bongga, okay na okay sa akin to. I am I'm going to try and fit like a trip going to Baguio. I don't know if it's feasible na magbagyo ako sa mga ganitong panahon, pero gusto ko talaga makabalik-balik ulit doon at mag-training. Ayan. Sabi ni Arthur, tita, kauna yung MUPH kasi wala ng class, unlike BBP, like back in the day, pag tinawag kang binibining candidate, sobrang big honor. Kasi nga naman, once sa binibini, always sa binibini. Mega Firefly, kachika ko to kagabi. Gabi Basiano, siya talaga ang wait ko for MUPH. Anong saying niya sa'yo, tita? Wala naman siya na-mention sa akin kagabi. Na-mention niya lang dinner na kami. Sabi si paminsan-minsan ka-dinner ko yan eh. Hayaan mo, pag nag-dinner kami, hitchkahin ko kung ano mga plano niya sa live. Hi, Crazy Cats World! Spayed and neutered bang mga cats nyo? Yung mga insan ko? Meow, meow. Yung mga boys namin, spayed and neutered na. Ang natitira na lang na hindi pa ay si Elliot. Nanghihinayang pa kasi kami, pero mukhang ipapasnip-snip na rin namin si Elliot. Si Bowie, tsaka si Elvis. Ayan. Yung mga barako ko, hindi pa. Hindi na kami nagpa-snip-snip ng mga girls kasi magkakasama naman sila. Pero now, natatlo yung buntis ko, mukhang last na nila to. Pero si Gizmo, hindi ko siguro ipapa-snip-snip yan kasi parang perfect sila ni Bowie. Hindi sila magkamag-anak ni Bowie. Hi, tita! Hi, Virgil! Ginabaligya mo offspring sa mga kuring mo? No po. Hindi pa naman. Kasi hindi ko pa... Etong sila Bowie kasi maliliit pa. So etong sila Bowie ko, hindi pa namin talaga na-prepare ng parang for breeding. So hindi pa po. Tita, how do you deal with cats getting older, dying? Do you put them down? No, I never put them down. Wala, I deal with it like everyone else. I grieve like everyone else. But the good thing is that yung silver lining ko dito is that all of the cats that I've taken care of, kasama yung pinakaunang pusa ko na si Harry. Si Harry yung pinakaunang Persian ko. He lived with me for 17 years. Kasama ko pa siya dun sa house kung saan ako lumaki as a child. Nasama ko pa siya sa adulthood ko. So si Harry ngayon ay nakalibing dyan sa ilalim ng balcony namin. So lahat kami, lahat ng mga pusa ko, pati yung mga paborita ko mga pusa noon, dyan nakalibing lahat. So magkakasama kami dito actually. Ayan. Nako, walang Instagram si Papa Ron, si Mark Hill. Wala siyang walang social media si Papa Ron. Ako siguro wala rin ako social media kung hindi lang ako nasa industriya ng social media. Pero mga tago kami ng tago. Ayan. Pero may kita mo naman siya. Nandun naman siya sa page ko. Ayan. Hi Aldwin! Ang lamig na yun sa Boston. Hugs! Tita, my pug shortbread has kennel cup. Oh my! Super cute name, shortbread. Get well soon. Hi Daisy, thank you for showing your cute cats. Nakaka-happy ng Sunday namin. Pits Senior from Cebu. Nako, Daisy, I have 19 cats. Ilan lang yung nakita mo kanina? Nakakaaliw kasi iba-iba sila ng ugali. Meron akong bagong salta. Nag-camp siya sa harapan ng bahay namin ng 3 araw. Tapos pagbalik ko galing sa Cebu, doon lang sinabi sa akin na may pusa pala sa garahe. So she made this her home. So dito na nakatira si Maggie May. Cute! So buntis siya ngayon. Yan yung pusa namin sa ground floor ngayon. Kasi ayaw niya pang masyado nakikihalubilo sa cats namin dito. Pero ang cute-cute niya! Bowie, maliit. Tita, sabi ni Papa Turon, OTH, Intercon, and Mutia going back to each other did not do anything good to each other. Oo nga eh. But I feel like it's not even Mutia's fault. I felt that
mismo yung intercon yung nagpabaya sa sarili nila. Akala nila parang cute-cute na na okay na na makastage sila ng show sa isang like 5-star hotel resort without realizing na it's not just the venue, it's everything else na kailangan pagtuunan niya ng pansin. Clean game, try mong makeup video. Naku, ang dilim kasi ng environment ko, kaya hindi ako makapag-makeup video, makeup video. But no, I have not tried House Labs, Rare Beauty, and REM. Speaking of, pakita ko sa inyo yung nakuha ko. In order ko siya, akala ko naman maliit lang. Makeup bag. Para siyang luggage na hindi mo maintindihan, pero pakita ko na lang din sa inyo dahil yung iba sa inyo nag-contribute, nagpadala naman din sa akin. But these are like my collection. Ayun. Kita niyo ba? Yung mga Charlotte Tilbury ko. Tapos, grabe, ang laki niya. Ano yan? Para profesh. Diba? Akala ko kasi maliit lang sa litrato, ang laki-laki pala niya. So, mukha akong pwede nang mag-book ng brides. Book ng brides. Ayan. And si Ron Sant, etong binigyan niya ako ng calendar ng mga pusa. Actually, second year ko na itong nakakakuha ng calendar ng mga pusa. So, ayan na. Thank you, guys. Ayan. Okay, Tita Banyo reveal. Oo, malapit-lapit na. Kakatapos lang ni Ron magpintura. Kulang na lang ako ng mga cutesy-cutesy accessories. Ayan. 19 cats! Di mo ba sila naaapakan? Nako, hindi. Ayaan mo, PDGF. Bibigyan kita na. Magbibigay ako ng video para makita niyo yung setup namin dito. We have a very organized setup actually. So, cute siya. May sarili silang room. Mark Hill, Tita, any thoughts sa coming Miss World? Malakas po ba laban natin? Any updates sa preparation ni Gwen? Nako, out of all the girls na lumalaban ngayon, yung kay Gwen nang wala akong masyadong alam. Alam ko lang nakikipag-usap na siya sa mga possible designers na pwede niyang dalhin sa Miss World, pero medyo hindi na kasi talaga ako interesado guys sa Miss World eh. So talagang hindi ko na rin inaalam kung ano mangyayari sa kanila. Gaantay na lang ako ng mismong competition and then kung ano man mangyayari kay Gwen doon, feeling ko gamay niya na yan, ang tagal niya ng reigning eh. Diba? Tita, mas lalong naging kamukha ni Gabby si Cyril. Di ba sabi ko nga, very Gabby? Com skills na lang kulang kay Cyril. Pag naayos yun, perfect na siya. Train mo na siya. Bayad sila. Tiyos. Hire nila ako, di ba? Hire nila ako. Tita, maglalabas ka ba ng video sa best gowns for Emmys this year? Madam Keme, hindi siguro sa Emmys. Direction ako ng Oscars. And then, sa May naman yung Met Gala. Ayan. Tita, kailan plano mong umuwi si Mother? Siguro after summer na lang. Ayoko sana siyang matusta sa Pilipinas. Star Mom, Tita, makeup artist ka rin ba? Sa sarili ko lang. Perfume collection reveal. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Pakita ko mga tatlo. Tatlo-apat. Wait lang. Pakita ko sa inyo apat, pero parang hindi ko pa nga masyadong feel to eh. Wait lang. So, ito, hindi ko lang makita kung nasan yun. Ito, Oriana. Parfum de Marly to. Amoy marshmallow. Marshmallow. Mahal. Di na ako bibili ulit niyan. Kasi ang mahal-mahal niya, nakakabwisit. Ito, hiniling ko sa best friend ko. Glossier You. Sa totoo lang, di ko mag-gets ko anong amoy niya. Amoy sabon.
pero nabudol ako ng packaging. Kayali, ito, vanilla. Hindi ko siya sinusuot dito sa Maynila kasi ang strong ng pagka-vanilla niya, although ginagamit ko ito pag humuta ko ng Baguio. Yan. And ito ay pinabili ko kay Mr. Supranational Raed. Nung si Raed ay nasa flight attendant pa. So, Miss Dior. Natuwa lang ako sa packaging pero yung scent masyado palang sweet para sa akin. Mas bet ko pala yung mga tipong mas citrus na scent o kaya rose na scent. Ayan! Ito na ang aking kakaunting perfume collection na pwede ko ipakita sa inyo kasi yung iba nandun pa. Pero yung iba, sa totoo lang, bote lang pala kung bakit ko sila binili. Hindi ko pala sila sobrang paborito. Okay! Ayan. Sinipon na ako. Yes, titingnan ko kung kaya kong ma-fit sa buhay natin ng Grammys. Ayan. Tita, if ever na-hire ka nila Cyril, what do you think mga dapat niyang i-improve sa comm skills based sa observation mo from her past pageant? Siguro structure. Siyempre, yung mga ideas yung those. Siguro structure. Para ma-organize niyo yung thoughts niya. Para mas cohesive yung delivery niya. Para it's not all over the place. Ayan. Does that make sense? Nakaka-niche perfumes, tita. Hindi nga eh. Gusto ko pa. Yo, Tom Ford. Ayan. Meron ako Neroli somewhere there. Pero si Ron ang gumagamit ng Neroli ko. Mauubos na siya. Hi, Layton. How are you? Okay. Tita, new subscriber here. What can you say sa sabi ni Ann Curtis na sabi niya sa live that it's showtime? Nang Vice Ganda, syempre endorser siya ng Jollibee, na isahan siya ni Vice Ganda. Nabasa ko to kanina habang nagme-makeup. Alam ko si Vice nag-apologize na kasi nga I think Vice was like in jest or was joking about it. Pero siguro na punta sa hindi magandang posisyon si Ann kasi endorser nga siya ng McDonald's. So, tama ba McDonald's or Jollibee? Endorser siya ng Jollibee. So, siguro sila-sila na lang dalawa mag-usap niyan. Mas mahirap kasi sa mga artista, lalo na kapag kontrata ang usapan. Mas kailangan mag-ingat din talaga sila. Hindi naman yata sinasadya ni Ann yun eh. So, siya na lang mag-usap doon. Hi Eves, I suggest po Byredo Rose of No Man's Land. Gusto ko sana yun pero parang hindi ko afford. Medyo guys, medyo tumigil na akong bumili ng perfumes kasi hindi ko nakakain. Pero gusto ko to. Tsaka yung isang version nito, Oriana and Delina. Kaso mahal eh. Ayoko na, regaluhan nyo na lang ako. Okay. Do you follow Deepak Chopra? Hindi ko siya fina-follow, Clean Game, pero nakikita ko yung account niya. Okay rin sa akin yung organizing and depotting. Minsan I go into that rabbit hole. Hindi ko nare-realize ilang oras na pala akong nandun. But yes, sayang naman yung packaging, di ba? Empress Tin, try mo YSL, Good Girl na Carolina, lakas maka head turner. Talaga ba? Parang naku-curious na ako dyan sa YSL tsaka dun sa Carolina Herrera. Meron akong Hermes, saglit lang, Aldwin. Meron akong maliit noon, naubos ko na rin, but I find it too sweet lang for me. Siguro I'm really into scents, kung hindi man siya rose-rose. I'm into like on the citrus side, katulad nung Neroli ni Tom Ford. Ayan, mga cucumber, yan, yung mga fresh, yan. So, I will be wrapping this one up. Ang huling statement ni Mega Firefly is that she agrees. Kulang sa command yung voice niya. I think she's talking about Cyril. Kasi di siya natural speaker, kaya baka mas mahirap for her. So, siguro ang makikita kong pattern, kung ako man yung tutulong, let's say, hypothetically, kay Cyril,
yung pattern siguro ng pinagdaanan ni Krishna nung nagtitrain si Krishna noon. Talagang si Krishna noon with us, it was conversations and drills. Kasi I remember Krishna before, nakitaan ko ng potential kasi the way she writes sa caption niya, ibang-iba, may lalim kasi yung caption niya. So, doon ko nakitaan ng potential na I just have to bring it out of Krishna para matranslate yun sa like oral side ng delivery niya. Pero kung si Cyril, feeling ko same pattern sila ng pwedeng like technique. Ayan. Hi Eugene, thank you so much, nakaabot. Thank you. Update naman kay Krishna. So alam ko si Krishna lalaban sa Miss Charm early summer, so we're thinking around March. Wala pa naman siyang preparations talaga, but in terms of wardrobe, feeling ko easier na lang for Krishna because she has established herself. More and more people want to work with her. More and more designers want to dress her up. So, palagay ko tatapusin lang namin tong si Michelle because Michelle will have her finals on the 28th, which will be on the 29th here sa Philippines. And then, kapag medyo nangalabit na sila for meetings, pag medyo nangalabit na sila for pegs, dyan ako tutulong kay Krishna. Wala pa naman akong official role kay Krishna ngayon. Hindi pa naman kami officially nagsistart talaga. I don't even know if I will be part of her team as her Q&A trainer or maybe part of her team as a consultant for her wardrobe. But as early as now, I have been gathering links and issues and questions. I've also been gathering styling pegs. Speaking of styling pegs, you may want to follow my styling page. It's Lila Virtual Styling. I am behind by 3 days, pero mamaya mag-upload na ako dahil ang panata ko ay 1 styling post per day. Ayan. Okay. Okay. So, yun lang. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo. At mag-antay tayo next week kung anong gulo na naman ang pag-uusapan natin pagdating dito sa mga changes na ini-impose na naman nila sa Miss Universe. For now, abang-abang muna tayo ng mga malalakas. At this week na yung judging ko. Sa 27, magkakaalaman na tayo kung sino ba talaga ang lalaban. O, sino ba itong mga questionableng lalaban sa Quezon Province? Ayan. Nako, Mike Denver at yung mga nagsabi dito ng mga perfume na yan, bigay niyo na sa akin. Padala niyo na sa akin dito para maamuy ko na yan. Hi, Bernard! Nakahabol ka, pero goodbye na rin sa'yo. Good night, guys! See you! Ay, paano ba ito patayin? Paano ba ito? Ah, yun na pala. Bye-bye!